Yo, yo, yo! Welcome to my YouTube channel! Welcome to my YouTube channel, Euro RKS Problema. Ayaw siyang umandar nung gawin ng ating mga kaibigan is nagbawal daw. So, shoutout kay Sir Alan sa may-ari nito. Tayabas ba yun? Hindi ko alam kung sa Tayabas ba yun eh. So, shoutout sa'yo, sir. So, anong nangyari dito, sir? Tignan natin ang bagong spark plug. Tignan natin ang bagong spark plug. Tapos na nilinis natin to. So, okay yan. Maandar na. May minor. Pero, pagdating sa charging, may problema pa ito sa charging. Ito yung charging niya. 12.22. Dapat yan, naka-minor, 13 volts to 14 volts. So, yung regulator natin, regulator mo sir, baka may problema. Or, yung mismong, yung stator side, yung stator niya. So, check pa yan. So, okay naman, umaandar na. So, shoutout sa ating mga boss dyan, sa lahat. So, ito yung problema ng RKS. Pagkagawa kayo ng carburetor nito is ang air screw is medyo labas ang gusto niyan, kalabas yung air screw. Opo. So ito, air screw. Halos sa air eh, 8 to 10 kakalahati counterclockwise. So, i-check pa natin to, yung wire ng stator niya. Kasi check natin yan kung may kuryenteng lumalabas, kung bakit mahina mag-charge. Kaya pakitingin ko full wave to yun, kasi yan o, parang kagaya ito ng sa EZ. Try natin, check natin. So yan, umaandar na sir. Okay, umaandar na eh, nabibirit na eh. Kaso lang, maglolobat to kasi hindi siya nag-charge ang ito. It's either a defective ang battery, kung bago man yan, it's either defective ang regulator. Ayan. Kahit sa rating mo, 12.3 lang, 12.3, 12.4. Dapat yan, 13 volts. Okay. So, sama natin sa plug natin to. Okay. Hanapin natin. May obserbahan natin kung mamamatay para baka may iba pang problema yan. Check natin. Eh sir, hanggang ngayon, umaandar pa rin eh. Kaya kung umaandar eh, umaandar pa rin hanggang ngayon eh. Hindi lang talaga nagkakarga yung regulator mo. Check ko lang bukas. Check po natin, pati yung stator, kung magkakarga, kung maayos ang bigay niyan. Hanggang ngayon, umaandar oh. Kasi pinatay ko kanina yan, start ko, start naman. Nag-push button niya. So, sana okay na yan. Hanap lang tayo ng anong pang problema sa stator mo, o sa stator mo or sa regulator. Okay po. Sige po. At salamat. Ito yung ating RKS para matapos na. So nagbalik tayo ng regulator nga nyan, pang sport. Ito po. So ito yung yung regulator. Opo.
So ngayon, check natin ang reading. Yung reading ng boltahe. So yeah. So sa naka minor, 14.46. Okay na ito. Shoutout po sa may-ari nito, yung kauna-una ang may-ari. Lista ko na lang dito, si Sarah. Ano ba yan? Di ba man eh, Dainoilin ba yun? Lista ko na po. Ito. Shoutout sa'yo, sir. Hey, brotherhood. Shoutout po doon sa nakabili nito kay Sir Alan. Sir Alan, yung pinaka-poging may-ari nito. Wow! So yeah, nag-charge na. So, yeah, check natin. Up! Naka-up. Up ang gasolina, kaya ayan po, nag-shutdown. On natin. So, kuli natin. So, yun. One click. Kay Sir Alan. Pakuha mo na po sa yung mga kaibigan to. So, yan. So, yun ang KRS, mga Bucks. Ang KRS natin siya ay full wave, ulitin ko lang, full wave kasi ito yung parts na inabit natin yung rectifier niya. Baka may magtanong, nag-order kami niyan sa Shafi kay ano yan, kay Sir MB La Santa Cruz. Ayan, okay yan, approved. So, thank you kay Sir M. Bill. Kakabit ko na lang yung bagong ano niya. Ano po, the manifold. So, that's it. Shout out sa'yo. Okay, that's it. Ating Yuru. So, baka may magtanong sa color coding. Yung color coding niya ay ito. Kasi yun ang hinahanap ng ating mga gumagawa. Ayan po. Ayan ang hinahanap ng ating mga gumagawa. Ayan yung top ng socket. Narito yung red. Ito yung red. Sa tapat nun is yung black. Yung pagitan, walang wire yun. So yung sa ilalim, all white yun sa ilalim. All white, dikit-dikit yun, tatlo. Straight yun, straight. Ayan ang coding yan. Coding yun sa socket. Coding sa socket wire. Okay? So, that's it. That's it, mga boss. Thank you.